Magandang araw mga katorjak. Meron po tayong bagong project ngayon, Ford XL Ranger. Pick up po ito. Sir Edward, ano po kayang problema nitong ating bagong sasakyan ito? Bagong battery niya, ayaw mag-start. Yan, makikita nyo mga katorjak, bago yung battery. Starter, kung sakali. O yan, pakinggan mo. Start ko para... Oh, sige po, Sir Edward. Nag-fix siya ako, ano? Ayan, ha? Sige. Ayan. Mga katorjak, ini-start ni Sir Edward sa driver side. Lumalagitik lang. Lumalagitik lang starter niya. So, ayan na. Kakalasin natin yung starter. So mga katorjak, makikita nyo, nasa ilalim ni Sir Edward. Kinakalas niya yung starter. Saka yung ano, mahabang katorsay, sakit. Kasulyo. Yan. Ayan, katorjak, nasa ilalim na. Ayan, kung makikita nyo mga katorjak, ayan na. Gumagalaw si Sir Edward sa ilalim. Katorjak. Kailangan natin mako yung starter para ma-diagnose natin kung ano yung sira. Gama mo ko. Guys, come on. Anong pate? Ito, tatlong tornilyo nito. So yun mga katorjak, tatlong tornilyo. Tapos pala ang blower na rin. 14 mm. Ayan o. Meron pa isa dito sa kabila. Ito. Magalitong isang ito. So, ito na mga katorjak. Alamin natin kung ano magiging sira nito. Galing natin ito sa atin. Separating room. Saan natin ito? So mga katorjak, andito na tayo sa operating room. Galing na natin kung ano. Ford Ranger XLT. Medyo may dad na yung Ford 9 eh. Original pa itong starter nito. Anong year model yan? 2003. Patay na rin. Carbon. Carbon. Carbon lang ang problema ko. Uubos yung isa. Oo. Pansinin nyo. Carbon lang ang problema nito. O yan. Kaya... Hindi yan. Minsan ano eh. Lumapasok yung ano eh. Minsan nag... umaandar siya ano. Simpuhan. Kasi may sinaw. Kaya ang gagawin natin dito. Paltan natin ang carbon. Yan. Kita na natin ang problema. Ah, siti ba na dahil eh? Wala siyang ano. So yan mga katorjak, nakita natin. Carbon, buti carbon lang.
Bubuksan natin yung solenoid, mga katarjak. Tanggalin lang natin. Para lang makita natin kung baka may damage din ang contact. Sana wala. Para isang trabaho tayo. So mga katarjak, number one talaga dapat checkin din natin yung solenoid. Mahalaga to eh. Tingnan natin ang continuity nito, yung contact niya. Sira din yung solenoid. Mga katarjak, makikita nyo, sablay din yung solenoid eh. Papaluin mo muna si Redward itong ating ano. Sira ito, working yun. Ayan o. Nagana yung ano natin, yung tester, yung multi-tester natin. Pag kinabit natin siya dito sa solenoid. Yung contact niya. Ayan o. Nakadin si Redward, hindi pumapalo yung ating multi-tester. Maaari may problema din to. Wala din. Loose contact din ito, mga katarjak. So yun yung sinasabi natin, kailangan talaga double checking. Kasi magagawa natin yung carbon, yung solenoid pala may problema din. Problema to. Yan. I-repair na lang natin ito. Ibuksan natin to para ma-repair, para hindi masyado malaki ng gaso si kuya. Kami kagagaling lang sa ospitalya, papatsika pa nga. So ayan na mga katarjak, makikita nyo, nagpapaita na si Sir Edward para doon sa ating sendador. Kasi bubuksan natin yung solenoid. Marirepair natin to. Hindi natin kung marirepair. Hindi masyadong masaktan yung kasi may pressure din to eh. Bubuksan na lang natin. So ayan, para mabuksan mga katarjak, kailangan talaga tanggalin yung hinang. Makikita nyo, pinalalambot nyo. Contact, hindi na sila lumalapat. Yan. Hindi na sila nagko-contact. Oo. Mga katarjak. Ang gagawin natin dito, papantayin lang natin siya, re-repairin natin. Yan. Ito naman, babalik rin lang natin. Very, lang to. Basic. Sila yan pa rin. Ayan, nabaliktad na natin ito. Baliktad natin ulit. Ayan, pantay na siya. So, ito na lang. Yung paglalapatan niya. Ayan.
So, kailangan kalasin. Naka... Kalasin natin itong ano. Itong lock. Positive pala yung ano. Yung galing cable ang naubos. Sira. Naubos na. Kailangan medyo matyaga-tyaga kayo dito mag ano, magbaklas. Medyo ma... ano eh, makalikot din to eh. Matiltail. Mga katorja ko, pansinin nyo. Hindi siya nagkukontak na ng ayos. Kaya, nadinig nyo kanina, nalagitik lang ito yon. Ayan na. Pantay na. Tingnan natin, tara, suka ka lang natin sa loob. So, mapapansin nyo, mga katorjak, yung basic natin ginagawa, pagkakulang sa spacer, alam nyo na. Alagyan na ng konting galang. Kasi kapos yan eh. Okay. Yung kinain ng, ano, dapat may balik natin sa parang alignment niya, para mag-contact. May ipit pa naman yun eh. Lumabis na. Tumaras. Ibu na ito. Ibigyan ko lang ito. Balik natin yung lock. Mga katornyak. Balik natin ito. Mahalaga ito para hindi umibo. Balik na natin sa ano niya. Pantayin na natin. Tapos to. Yan. Sumuhin na natin to. So, okay ating, mga katorja, kompleto na yung ating ingredients. Binuksan na solenoid switch. So makikita niyo mga katorja, binabalik na si Redward yung pinakalock. Yung binrider natin kanina. Kasi silyado yan eh.
nakita nyo mga katorja, kanyang hinangan na yan. Babalik na ulit natin sa dati. Mga katorja, kung mapapansin nyo, ito yung paglalagyan natin ng carbon. Dito natin ikakapit yung mamaya. Go. Go. Kakapitin natin yung ano, carbon. So yun mga katorja, kakapitin natin yung carbon. Ito yung carbon niya. So ito mga katorjak, buo na yung ano niya, carbon niya, nakakabit na. Mamaya, nilinisin lang natin. Kita nyo, kinilinis ni Sir Edward yung ano, brass holder. Para solido ang contact. So ito mga katorjak, cleaning na tayo. Linisin muna natin to para maganda-gandang ano, malinis bago buuin. Para yung mga dumi niya, mawala-wala kahit konti. Mga katorjak, putuyuin natin. Putuyuin and then mamaya assembly na natin mga katorjak. Buhin na natin itong ating ano, starter motor ng Ford Ranger. Hindi ako na lang take itong karmog pa kasi ito ay baka lumapat. Siguraduhin lang natin na huwag lumapat yung ano, yung positive para walang grounded. Katorja, kinihigpita na. Kailangan mahigpito. Saka itong ano, yung dalawang screw. Kailangan ano to, mahigpit. Kasi yung ano, holder ng carbon brush, kailangan may ground. Kapit na kapit dapat yung kanyang ano, ground. Yung solenoid natin. Ini-repair natin yung solenoid, oh. So, testing tayo. Huh? Ayan. Dibalik na yung contact niya. Masyadong kita, Sir Edward. Ayan, nagtatayo. Ayan. So, pansin nyo mga katrojak, pag pinipisin niya Sir Edward, pumapalo na siya. Oh. So, okay na to. Make it.
So, Sir Edward, tetestingin na natin. Tetestingin natin itong ano. Starter na ni-repair natin. Ayo saya start. So kakabit natin to mga katorjak. Andiyan tayo mga katorjak, kakabit na natin tong ating repair na starter. Ayan, nakita niyo hawak ni Sir Edward yung ating tinesting kanina. Babalik na natin dito. Ayan, mahigpit na yung mga tornillo natin, tatlo. Pati itong solenoid, mahigpit na rin. So, ready for testing na tayo, Sir Edward. Higpit na natin itong battery. Kaya, start nyo na po. Ayan, si Sir Troy, yung may-ari ng ano, sasakyan. Pahinggan natin, mga katorjak. Yun. Success. So, yan. Andan na natin ano. Ford Ranger. Sir Troy, isa pa. Ayan, pinapatay natin. And then, start po ulit. Oh, kita nyo mga katorjak. One click. So, maraming salamat, Sir Edward. Okay. Sana may natutunan kayo sa aming starter repair, solenoid. So ayan mga katorjak, meron ito yung bago na yung isa pa natin project, Mirage. Mitsubishi Mirage G4. Power window din yung naging problema niya. So kung makikita nyo, dyan si Sir Edward, nabaklas na niya yung power window. Kasi napaka basic ng pagtanggal, pagkabit ng power window, ganun din lang yung makikita natin. Doon sa ating mga naunang vlog, halos ganun din lang yung pagbabaklas. Kaya lang ito, naging problema. Hindi siya motor. Sir Edward, anong tawag dyan sa naging problema niya? Ito yung pinaka niya sa gear. Yung gear. Yan, gear. Ito yung bumigay. Kaya yung ano, hindi niya umiikot yung motor. Hindi niya, hindi madala ng gear kasi nga ito. Sumusunod. Yung kanyang spline, naubos na. So yan mga katorjak, yung pinakangipin ng gear natin, naubos. So, ang mangyayari, umiikot lang ng umiikot yung motor, hindi sumusunod yung ito, nagpapaikot dito sa, ano niya? Sa kanyang gear. Sa gear. Oo, para tumaas baba yung bintana. Bintana. So, ito, ipipix na natin to. Oo, yan mga katorjak. Gagawa natin ang paraan to para maging okay. Ipipix natin to. Ano mga katorjak? So, dyan lang muna kayo, ayusin namin to. Pagka medyo okay na, babalik kami sa inyo mga katorjak. Ano? Ito na mga katorjak, na-repair na natin yung sa power window ng Mirage G4. Ready for installment na. Sir Edward, kamusta na kaya yan? Okay na to. Fixed na itong gear nito. Working na to, may kakabit na lang natin. Para matesting. Para matesting. So kung mapapanood yung mga katorjak, katulad din yan nung ginawa natin ano, Honda Civic, ganun din alis yung mga screw niya. Hindi ng posisyon. Oo, ang naging problema lang natin doon nung nakaraan, motor. Ito naman, gear. So, anim na screw naman yan, ano, Sir Edward? Anim. Kung mapapansin nyo, anim talaga siya. And then, yung sa Civic natin, pito.
So ready for testing na tayo, mga katorja. Tingin natin yung ano sa akin. Yan yung alignment. Ayan mga katorja, ko, kita nyo bumababa. Hindi lang natin alam kung tataas to. Yun ang problema natin mga katorja, bumababa. Ang problema yung pagtaas, hindi pa natin alam. Sipita ko lang. Pressure ball. Ayan, taas. Ayan, tumataas mga katorja. So maganda, magtataas baba na siya. Bigyan naman din natin ng konting ano. Konting sauce. Yung wala pa kaya hindi matikas yung ano yung gilid. Ayan, nalagyan natin ng konting sarsa mga katorja. Ayan, okay na. Yan. Working na. Table, yung sa lock niya, tsaka sa ano, pag-unlock. So, install mo yun. Lang yung mga lock. Tatapat. Sakit, oh. Balik na natin. Yan. Sa control niya, control panel. Tapos yung dalawang screw dito sa loob. Tapos na ito ang ating ano, power window problem. Magkaroon na natin yung motor. So maraming salamat Sir Edward. Okay. Mga katorjak, stay tuned lagi. Sana natutunan kayo dito sa ating ano, pag-repair ng motor ng power window. So ayan mga katorjak, maraming salamat and stay tuned lagi sa mga susunod natin project. Sana may matutunan, may natututunan kayo sa amin and then keep on subscribing sa Torjak TV natin mga katorjak. Salamat and bye bye.